Ang resolusyon para ipagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon at pag-uusig ng International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs. Sa resolusyon ni Senator Robin Padilla, iginit nitong gumagana ang sistema naman ng judiciary o katarungan sa ating bansa kaya hindi na dapat manghimasok pa ang ICC. Nauna nang inihain sa House of Representatives ang resolusyon na idepensa si dating Pangulong Duterte laban sa investigasyon ng ICC. Binatikos naman ng ilang abogado ang pahayag ni Pangulong Marcos na bantas sa soberenya ng Pilipinas ang investigasyon ng ICC. Sinabi ni International Human Rights Lawyer Ruben Carranza na noong senador pa si Pangulong Marcos, naniniwala itong mahalagang lumahok ang Pilipinas sa ICC. His positions have always been a mix of hypocrisy and ignorance. When he was a senator, signed the Senate resolution ratifying the treaty establishing the ICC. He said that it was important for human rights in the Philippines to join the ICC. For him to now say that the Philippines will not cooperate is directly contravening the Philippines' legal obligation to cooperate with the International Criminal Court. Naniniwala naman si National Union of People's Lawyers President Ray Cortez na itutuloy pa rin ng ICC ang investigasyon kahit hindi makipagtulungan ang pamahalaang Pilipinas. We have to take note that when they ratified, when the Philippine government ratified the Rome Statute, nandun na sa provision nito ang process on how to withdraw from the treaty. At kasama doon na it will take effect within 1 year from notice, at during that period, the ICC can still investigate and take cognizance. In other words, yung participation sa investigation ay hindi pag-surrender ng sovereignty. Nauna nang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC dahil wala itong restriksyon para mag-imbestiga at sapat na ang sistema ng katarungan sa ating bansa.